Hello, welcome to Madam PTV. So, ito po yung reading natin para sa mga Aries. This is for January to February 2021 love reading. Anyway, this is general love reading ha. So, pwedeng hindi ka makaresonate dito. Hindi ito magre-resonate sa lahat. Also, if you're a cross-watcher, pwedeng maging ikaw ito at hindi si Aries. Meron din po kaming other two channel, which is the Unicorn Princess Tarot. Meron din po tayong reading dyan para sa mga Aries and Virgo Philippines. If you're dealing with the Virgo, feel free to check it out. So, we have here Four of Cups and Knight of Wands sa side mo. This is your main energy. For what I can see here, I feel like you're looking forward na mag-travel. You would like to have you want happiness. Gusto mo ng happiness. You want freedom. I feel like for some of you I don't know. I feel like there's this homesick na energy na kukuha ko sa'yo. Like, maaaring currently, stuck ka sa situation but you're not happy with it. This is not your home. Parang ganon. Maaaring, you might be dealing with a water sign and fire sign right here. But I feel like meron kang kakayahan na umalis. Pero hindi mo ginagawa. Okay? But there's a lot of happiness na nararamdaman ko dito. Okay? You're happy or you would like to be happy. Kaya lang, stuck ka sa sitwasyon. Hindi ka makaalis. Bebote nga. Bebote nga. Hindi makaalis. Gusto niyang umalis, pero di makaalis. Ano ang gagawin? Hindi ko rin alam. Kaya punta na natin yung ibang cards para malaman natin. So, we have here 10 of Cups. Water sign. This is your person. Might be dealing with a Cancer, Scorpio, Pisces. I feel like you're dealing with someone na medyo may... Ano na kayo? Medyo matagal na kayo nitong person na ito? Kumbaga, pwedeng past person, pwedeng someone who is your friend, someone that you feel like this is your family, or pwedeng kapamilya mo na talaga siya. Pero, dahil hindi natapos ang, ano, kumbaga, ang prangkisa ay natapos, eh, kapuso na. Kumbaga, ganun. Pero, joke lang yun. Ibig ko sabihin dito, this person is really close to your heart, pero maaaring medyo magkalayo kayo ngayon. Okay? The problem is, we have your Page of Swords at the bottom of the deck. For some of you, maaaring you're still looking forward na makapunta or makarating dito sa person nito, magkaroon ng union between the two of you, pagsasama. Kaya lang meron pa kayong mga inaasikaso sa buhay. Meron pa kayong mga sinasabi ditong mga kailangan gawain. Like mga lesson sa buhay na kailangan nyo pang matutunan. Ewan ko ba naman sa inyo, yung iba sa inyo higit 40 na, higit 50 na. Pero hanggang ngayon, parang ano pa rin, parang kulang pa rin ang lesson na natututunan nila. Baka kulang lang kayo sa dasal. Try nyong lumuhod simula doon sa may Cavite papuntang Baclaran. Doon sa simbahan, doon kayong magdasal. Pero kung hindi ka naman katoliko, wag ka nang lumuhod. Gumulong ka na lang, okay? And for what I can see here, there's really a lot of love between the two of you. Pero, kailangan gawa ng action. At yung action na ito, kailangan, I feel like, kailangan ng sincerity. Kailangan hindi yung, basta, pag mangyari, ganun. Yun yung energy eh. Someone here is waiting. Kaya lang, parang kulang sa energy na parang kailangan gawain. Parang ang nasa energy niya is like, kung mangyari, bahala na. Basta ako, eto ako. Nandito ako sa sitwasyon ko ngayon. Okay? I hear someone here chatting. So, we might be chatting with other person. Someone here might be chatting or maaaring
may kausap na iba. So we have here 7 of Wands. So ang nakukuha ko sa energy mo, I really feel like you need or you want travel. You want to travel. Kasi ang sakit na ng puwet mo. Kasi sobrang hirap na ng pinagdadaanan mo ngayon that you're no longer happy. At for some of you, medyo nagugutom ka kung nasaan ka ngayon. Aba, kung ikaw ay nagugutom, gumawa ka ng paraan, gumawa ka ng pagkain. Mahirap yan. Okay? For what I can see here, there's also a decision na nangyayari pagdating sa person mo. We have here 2 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Sobrang panghihinayang ang nararamdaman niya with the 5 of Cups, oh. Sobrang panghihinayang, sobrang masasaktan siya, sobrang marami siyang gustong sabihin, kaya lang hindi niya alam kung paano sisimulan. Okay? Kumbaga, ang laki ng hinayang niya, ang laki ng pagsasayang na ginagawa niya. Maaaring sa panahon, lalo na kung mga ang edad mo na ay nasa 50 plus, tas yung person mo hindi pa nagawa ng movement, aba, sinasabi ko sa'yo, kahit makita pa, buto mo sa tuhod, kung kailangan mo talagang lumuhod, papuntang Cavite hanggang Baclaran, eh gawin mo na, simulan mo na ngayon. Pero kung wala ka dito sa Pilipinas, eh humanap ka na lang dyan ng ano, ng asfalto na pwedeng luhuran. Is asfalto talaga. Dahil maraming luhod ang gagawin mo para gumawa ng movement itong person na ito. Ang napakahirap dito sa person na ito, kasi maaaring kaya ka lumayo dito sa kanya, eh dahil siya rin naman tong hindi nagpapakita ng halaga sa'yo. Like, maaaring kulang siya sa pagdating sa words. Pero sa pagmamahal, nandun yung pagmamahal niya sa'yo. Kaya lang, kulang lang siya sa words. Diba? And for what I can see here, he or she sees you as the star. You might be dealing with an Aquarius. Ang hirap mong abutin. Lalo na kung may family involved dito, family issues dito. Pwedeng you're dealing with someone who is already committed. Or may commitment or may relationship ditong nakikita ko sa inyong dalawa. There's a decision. Pero someone here is waiting. Naghihintay. May blockage. Okay? Or pwedeng naghihintay sa pag-uwi. Kasi pwedeng malayo kayo sa isa't isa. Pero there's movement dito sa side mo. Kung uuwi ako, kung magkikita tayo, kung magsasama ta, I mean, kung magkakaroon ng pag-uusap between the two of you, sana tuloy-tuloy, sabi mo ganyan. Yun yung energy mo. Like, hindi ka susugod ng wala kang mapapala. Susugod ka dito sa person na ito, sigurado, gusto mo, buong puso't kaluluwa mo, may bigay mo sa kanya. At pagdating sa kaluluwa, mas masarap kung 3 hours o 24 hours nyong gagawin yan. Para may, para sulit, kumbaga, ang pagkikita na ito. Nakakakita ko dito ng reunion or reconciliation between the two of you. Meron nga lang magagalit. Kasi maaaring panakaw-nakaw na sandali ito. So baka hindi mangyari yung 24 hours na pagkikita, baka 3 hours lang. Oh, ano yung 3 hours? Para dun sa mga virgin dyan, hindi alam ko ano yung 3 hours. Para naman dun sa mga expert, baka meron ka pang discount card. O kaya, nag-uwi ka na minsan ng chinelas. Kung hindi nyo alam yun, minsan itanong nyo dyan sa mga kapitbahay nyo, ano ba yung 3 hours? Saan ba nakikita yun? Promo ba yun? Okay, para naman doon sa talagang medyo slow, malamig doon, may aircon. Minsan puti yung cover ng kama, o ay, hindi mo pa rin gets. Para naman doon sa mga gets na, aba, malamang, nasukat mo na yung chinelas doon. Tawang-tawa, pero hindi. Never mind. Kasi nakikita ko talaga yung pagkakalayo nyo ng person mo. Pero dadating ang time, magkakalapit kayo. Oh, may kasama pang, ano yun?
Yan. Nakakaubo. Mahirap yan. Baka pag may panlasa pa ako, wag niyo akong pagdudahan. May panlasa pa ako at hindi nakakahawa ang video, kaya wag kayong ano diyan. So we have here yeah. Alam mo, medyo mahirap timplahin itong person mo ha. In fairness sa person mo. Sa inyong dalawa kasi, ikaw yung nakikitaan ko dito ng medyo maengay. Or medyo, sabihin na natin, mas open pagdating sa words. Tapos yung person mo naman, nakukuha ko sa kanya, full of emotion, pero hindi niya kayang sabihin through words. Diba? Kaya nga sabi ko sa'yo, kahit anong luhod mo, kahit anong pilit mo, sakalin mo na kaya itong person mo, hilahin mo yung dila, baka sakali magsalita. Ang hirap niyang, ang hirap niyang i-approach, lalo na kung hindi niya alam kung paano niya sasabihin yung mga words. Eh kahit naman pilitin mo siya at pilipitin mo yung leeg niya, hindi niya rin naman sasabihin. Pero may pagkikita sa inyong dalawa, ganito ang gawin mo ha. Kung may pagkikita sa inyo at nagkaroon na ng main event, ano yung main event na yon? Ayun na, yung tugudug-tugudug-tugudug-tugudug-tugudug-tugudug-tugudug-tugudug, ano yon? Aba, malamang, yung pagka naingit-ingit na yung kama, kobre kama, ibig sabihin, magkasama na kayo nagjujugjugan na. O, ayan na ha, niliteral ko na. Doon mo siya kausapin. Habang nagjujugjugan kayo, sabihin mo sa kanya, honey, mahal mo pa ba ako? Pwede ba maging tayo na lang, iwan mo na yung person mo? Ganon, literal. Maaaring sagutin kanya ng, yung oo niya, ano ba yan ang halay? Baka tayo maban ng YouTube, wag tayong ganyan. Yun na, kasi ang hirap kausapin ng person mo sa totoo lang eh. Kahit ako nahirapan akong kausapin siya. Ano bang kausapin na yan? Ayan o, so we have your talking o. Oh, pwede may twin flame connection dito. So yung nagiging main problem dito, talking. Kumbaga kulang kayo sa conversation, kulang sa call, kulang sa text, kulang sa kumbaga more on pagsubaybay lang sa social media, more on watching. This person is watching you. Yun ang nakikita ko. Minamasdan kanya, tinitignan kanya. Inaalam niya kung may pagmamahal ka pa ba sa kanya. Ayan oh, we have your addiction. Kaya lang, kailangan niya mag-take ng risk. Ano yung risk na yun? Has something to do with the wedding right here. So, might be you're dealing with the wedding. Pero parang naman doon sa iba sa inyo, kayo na ang kailangan gumawa ng action. Dahil itong person na ito, parang hinihintay niyang mamatay yung person niya bago magpunta sa'yo. O di ba ang saklap, kailangan pa talaga yung may mamamatay. Huwag naman ganun, di ba? So, ay, sarap sakali ng person mo. Pahiramin kaya kita na, nasan ba yung pinakamalaking bato dito? Ito. Itong bato na to. Nakita mo yan, diamond. Itong pinakatilos na ito, idirekta mo sa noo niya, ha? Isure mo na maaasinta mo yung noo niya, ha? Baka sakaling matauhan, baka sakaling gumawa ng action, makapag-desisyon, medyo undecided, eh. Pero kung ikaw itong person na ito na hindi makapag-decide, ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, kailangan mo ng advice. Alam mo, madalang akong magbigay ng advice kasi yung iba dito, kahit hindi para sa kanila yung advice, ginagawa nila yung advice, eh di lalong napapamali. Pero kung tingin mong makakatulong sa yung advice, eh di gawin mo, di ba? Kung naka-resonate ka naman, so that is for Aries, kapalaran sa pag-ibig, please, advice for Aries. Or cross-watcher dealing with Aries. 4 January to February. So we have here, let your friends help you. Let your friends help you. Ask for and accept support from others. True love. You deserve love. Free yourself.
So kung ikaw nga yung may choices dito, you know that this is true love. Alam mo yan sa sarili mo, huwag ka na magmaang-maangan. Kasi kahit saan ka pa tumingin na direksyon, yan at yan na talaga yung taong minamahal mo. Pwedeng twin flame kayo nitong taong to. So kahit anong gawin mong pag-alis, siya at siya pa rin. So wala kang magagawa, stuck ka sa sitwasyon. Stuck ka sa connection. Hanggang kamatayan yan, siya pa rin ang maiisip mo. Para doon sa iba. Hello, kung hindi kayo twin flame, wag mong ipilit. Baka sabihin niya, hala, hanggang kamatayan daw. Ipaglalaban ko na to, baka mag-end of the world na. Hindi ko man lang nakuha itong taong to. Pero hindi naman kayo twin flame. O, pwedeng karma mo nga itong taong to eh. Para sa ilan sa inyo. Alam mo yung twin flame, mahirap i-explain yan. Kung hindi mo naiintindihan, i-google mo na lang. Ha? At baka tayo yung maano eh, kung saan tayo makarating. And we have here, you deserve love. So, kung ikaw nga ito na kailangan mong, you know, alam mo naman na mahal na mahal mo itong taong to, mahal na mahal ka niya, kaya lang, maaaring nai-stuck ka sa sitwasyon, gusto mo ng freedom, eh, ibigay mo yon para sa sarili mo. Minsan lang tayo mabuhay sa mundo at gawin mo na yung tingin mong para sa'yo. O yung makakapagpaligaya ng 3 hours para sa'yo. O hindi lang ng 3 hours, joke lang yung 3 hours. Basta, alam mo na yon. And we have here, free yourself. Alisin mo ang sarili mo sa sitwasyon na hindi ka na masaya. Kung may kailangan tapusin dyan, if there's children involved, magiging masaya din sila sa'yo balang araw. Okay? Basta huwag mo silang kalimutan. Okay? Kung ikaw ay babae, mas maganda kung nasa'yo yung mga anak mo. Kasi nandun yung tunay na kaligayahan pag magkakasama kayo. Okay? So, that's it for now. Aries, thank you for watching. I hope naka-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Madam PTV, Unicorn Princess Tarot, Virgo Philippines. I love you all. Bye-bye. And mabuhay.